40 years ago, this year, I was introduced to public education system in Rosauro Almario Elementary School. Dala noon ay marami akong natutunan sa paaralan, sa pagkamit ng edukasyon, at the same time, natutunan kung ano ang tunay na kakailanganin o pagbibigay ng halaga ng pamahalaan o dapat na pagbibigay ng pagpapahalaga ng pamahalaan sa pag-aaral sa pampublikong paaralan. Yung mga experience na yon na natutunan ko sa loob ng public education system ay siyang naging tools o mga bagay na ginamit ko noong ako'y may nabigyan ng pagkakataon para pamunuan ang ating minamahal na kapitolyo ng bansa. I'm a believer of minimum basic needs since day one. And thanks to my teachers, especially I would like to give credit to NCPAG, the National College for Public Administration and Governance in UP. Ako'y kinalingan nila. Tapos pagkat ako po ay pumasok sa pamahalaan noong 1998 na isang high school finish, sabi nga sa akin ng mga ibang individual. But the thing is, I was fortunate enough to be accommodated to learn some new ways on to be efficient in governance. No? At doon natutunan ko yung kahalagahan ng minimum basic needs. In fact, nung tinuturo yon ng teacher ko, sabi ko, lahat ng tinuturo niya, dinanas ko. Lahat ng mga challenges or what you call social challenges ng individuals ay mga dinanas ko. Tapos ipinakita ng guro, ng aking profesor, yung kahalagahan ng epekto nito sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ni naman, anumang bansa o anumang lahi, and especially tayong mga kababayan natin. So, dahil sa inyo, Happy Teachers Day. Teachers Month, World Teachers Day. Dahil sa inyong mga guro, dahil sa pagpupunyagi ninyo, sa pagtsatsaga ninyo, no? At yung sinasabi nga kanina ni Senator Villanueva, no? Na hindi natin malalaman kung sino ang mag-excel sa ating mga estudyante. Pero ang mahalaga, yung guro ay pasensyosa. Or talagang kailangan mong mahalin yung profesyon na kausapin mo, yung 50, humigit kumulang, na makukulit na bata araw-araw ang ginawa ng buhay mo. So you must have that kind of passion to guide and to teach our children. And with that, I'm really always proud to say, even though went, you know, kahit sa mga matatayog na paaralan sa mundo na napuntahan ko, salamat sa Diyos, but yung kahalagahan ng pagtsatsaga ng guro, naturuan, gabayan ang kanyang mag-aaral, ay talagang pwede tayong mag-produce ng maraming posibleng matatagumpay na tao. And if we speak of minimum basic needs, kaloob nito sa pagpapataas ng antas ng pamumuhay ng tao ay pabahay, masisilungan, umulat, bumagyo, may mauwiya. Bringing back dignity to Filipino family. Then, yung anak, papasok sa paaralan, at ang paaralan, bilang regalo ko sa inyo, mga gurong naparito, at fellow awardees, ang mga guru din, we really tried to improve
our primary and secondary education system in terms of facility. Hindi na mahirapan si ma'am ng kakapamaypay sa loob ng pampublikong silid aralan. Dahil in a matter of few months now, just across about 2-3 blocks away from you, from PNU sa kanto na ng Top Avenue, you'll see yung bagong Manila Science Building. In a few months now, you'll see a 10-story fully air-conditioned with enough needed facility and to create a proper student-teacher ratio sa ating pampublikong paaralan. That is Manila Science, Ramon Magsaysay, 10-story also, Albert, 10-story, at pasensya na kayo, ang hindi lumingon sa pinanggalingan na hindi makararating sa paroroonan, ang aking minamahal na alma mater, Rosario Almario Elementary School. So these are the 4 public school with big population. At ang mga problema na po ang kasalukuyang alkalde ng ating lungsod. Dahil ang mga nanay, mamumroblema sila, mamroblema si Ate Honey, dahil yung mga nanay ay kukulitin ng mga anak nila dahil nahihingi sila ng jacket. Yes. I always wanted the best for you. That's why when we build, it's hard to build. Takes time, so much resources, but we want, when we do those things, we always wanted the best for you. You have the best hospital, the bagong hospital ng Manila, the best school, system in place. Magbubukas na ang Manila Zoo. I think masasabi ko, kaya natin lumaban sa Singapore Zoo. You can visit Manila Zoo. And then you'll see, and you know, later on, sabihin nyo sa akin. So, housing, education, healthcare, jobs. Jobs. Yun lang. Yung ibang problema, ay problema nyo na yun. Opo. If you address these 3 or 4 basic needs, tingin ko the probability of a person to be successful is high. Mano pa nagkamit siya ng sapat, de kalidad, na edukasyon, dulot ng matsatsagang guro o profesor. And that's why 40 years ago, and in front of you today, I would like to thank each and every one of you, PNU, for giving this prestigious award. No? Excited ako. Usually, hindi ko sinasama ang asawa ko. Pero sabi ko sa kanya, Mami, yung PNU, yan ang ugat ng katagumpayan ng pag-aaral ng mga kabataan sa buong Pilipinas. That's why I want you to join, because they've been producing teachers honing, guiding our next leaders or ating kinabukasan ng ating. So maraming salamat sa inyo, PNU, President, my fellow awardee, congratulations to Senator Gatchalian, at sa ating pang mga Metrobank awardees, at sa inyo mga teacher, ulit, huwag kayong susuko, ha? Si Mrs. Villaluz nga, hindi sumuko sa akin kakabigay ng baon. Kahit wala akong baon, basta pumasok lang ako sa paaralan. Si Mrs. Bautista nga, when I'm about to give up on my 4th year in Tondo High School, send my fellow
student and asked me to go back and to take up NCEE. Sabi niya, hindi mo pwede kasi absent na ako ng isang linggo at kaka-sidecar. But my teacher, never. Hindi talaga nag-give up. Oh, awa ng Diyos, nung pumasok ako sa school after 1 week ko pa being absent, kasi gusto ko nalang mag-sidecar all my life dahil sa hirap ng buhay. So, NC na pala. Eh, mahalaga pala ang NC nung araw. Dahil hindi ka makakapag kolehiyo without the NC. So that's why, ang huli kong mensahe talaga is, mga guro, huwag kayong susuko. You will never know kung sino sa inyong mga mag-aaral ang pwede rin maging Isko Moreno. From basura, pagiging alkalde ng lungsod ng Maynila. Napaka imposible. Pero, as like, Senator said a while ago, Senator Villanueva, God first. May awa lagi ang Diyos. So muli, maraming salamat sa inyo at buong kababang loob, aking tinatanggap at hindi makalilimutan ang parangal na pinagkaloob nyo kay Citizen Isko. Maraming salamat. Pagpalain nawa kayo na ang pangbatang. Maraming salamat po, Yorme Isko Moreno. And to introduce our last, but certainly not the least,